Did you break Joshua's heart? Wow! Kasi parang napaasa ata, tapos tinanong kung may something, umuo ka, pero in front of everybody else, dinenay. Down to the last one, it's Jane's turn. Hello, Jane! Hi po! Tanong ng bayan, bakit iyakin ka? Kasi madali po akong ma-affect eh, madali po akong tamaan, agad-agad. Lalo na siguro kung yun yung pinag-iisipan ko that day, tapos biglang sinabi sa akin, bilis ko pong ma-affect. Or was it because na ikaw na yung housemate na pinakamaraming nominations na natanggap mula sa yung mga kasama? So, lalo bang na-increase nun yung pagiging sensitive mo? Kasi parang feeling mo, are they ganging up against me? Hindi naman po. Siguro dahil hindi lang naman regular nominations yung nangyari sa akin. Pati natatalo po ako dahil sa mga challenges na kahit pinupush ko, focus ako na gawin, talagang hindi ko kaya kasi it requires skill, na wala ako, yung mga ganun na nalulungkot ako or na-disappoint ako sa sarili ko. So kaya ang bilis ko rin maiyak. And of course, syempre dahil nanonominate, parang inisip ko, ano ba yung mali kong ginagawa? Ano ba yung ayaw nila sa akin? Kasi pag kinakausap ko sila or tinatanong ko sila, wala naman silang sinasagot sa akin na parang ayaw nila sa akin. Ganyan. Ngayon ba na bago na yan? Sa tingin mo, yung sa pakikitungo nila sa'yo, are they nicer to you now? Yes, mas masasabi ko na sobrang close na kami lahat. But do you think ikaw din, nagbago ka? Kaya naging ganun, mas bukas sila sa'yo? Siguro, syempre, nag-adjust kami lahat. Or nag-mature ka inside? Maybe, kasi nag-mature din talaga ako dito sa loob ng bahay. And yun nga, feeling ko well-adjusted na rin kami dahil ang tagal na rin namin nandito. Did you break Joshua's heart? Wow! Kasi parang napaasa ata, tapos tinanong kung may something, umuo ka, pero in front of everybody else, dinenay. Hindi, wala akong sinabi sa kanya, pero nung umamin nga siya, sinabi ko naman sa kanya na wag ngayon, wag dito, not the right time. And not the right time, hindi lang dito siguro sa bahay, pati sa amin kasi medyo ako focus din ako sa career, focus sa family, studies. So or parang, dahil medyo ronteng na. Tama ba pagka-pronounce ko? Is it Jeron? Jeron. Jeron. Jeron Teng. Yun. Diba? Kasi nakaka-date mo ata, I think, in a concert. That's what they were telling me. Before entering the house. Apo. Ano lang naman, bonding lang, hang out. Oh. Yun lang. So that's why, parang namili. Joshua, Jeron. Hindi. Ke-Jeron ako. Sorry, Joshua. Hindi. Hindi. Si Joshua ano? Kasi, very close friend. I find comfort din in him. Lagi kami nagkakaintindihan sa mga bagay-bagay. And yun nga, siguro kasi hindi pa talaga tamang oras. Kahit kay Jeron, parang friends lang. And yun, wala rin naman akong sinabi sa kanya na I like him, ganun. So, ewan ko, sabi ko talaga friends muna. We'll see outside what happens. Pero ngayon siguro wala talaga muna. Sabi mo, okay. Eto ah, kasi inamin mo eh, while you were inside, na marami kang insecurities talaga, na parang yung managing kasabayan mo, like si Catherine, si Julia, ang dami ng mga na-accomplish, nagbida na, and yet, ikaw, parang you were left behind. So, do you think na itong experience na to, itong exposure na nabigay sa'yo, will open many new doors? Siguro po, sana, hoping na, maybe. At saka alam ko naman din na siguro waiting lang, patience lang talaga, kailangan din. Meron bang resentment sa puso mo na mula nung 5 years old ka, ikaw na yung tumayong breadwinner? Do you feel na parang there's a part of you na naagawan ng childhood? Sa akin wala. Kasi parang feeling ko, it's a blessing pa nga na kung ano yung love kong gawin, plus points na nakakatulong pa ako sa kanila, at saka yun, parang lahat naman ng ginawa ko, wala naman na parang sobrang work. Parang naging fun pa nga yung work. Ganon, na hindi ko talaga before, never ko naisip na nagtatrabaho ako. Nung nag-guess ka sa akin before, I remember that your mom was always there. So always. Sa pagpasok mo dito, siya ba yung pinaka-na-miss mo? Sobra, syempre si mommy. Or nakahinga ka na, ay thank God, wala muna ang nanay ko. Hindi, sobrang ano? Lagi ko siyang iniisip. Wala lang, malay ko. Hindi, lagi ko siya naiisip. Minsan nga, pag may mga times na sabi ko, sana nandito si mommy para makuwentuhan ko siya, matanong ko siya kung ano yung mga opinions niya sa mga nangyayari. Do you feel your mom would be proud of you dito sa lahat ng napagdaanan mo ngayon?
Yes. At saka nung pumisita naman siya, sinasabi naman niya yun. And alam ko I did my best sa lahat. So sana ako. Should Jane win? Ikaw ba dapat ang maging big winner? Does the fact that you survived all those nominations, can you equate that with, yes, I'm a winner? Yes. Bakit? Yes, kasi yun nga, lahat ng ginawa ko, hindi ako sumuko, na lahat ng challenges, lahat ng... Parang, do you feel ikaw ang pinakamaraming napagdaanan dito sa loob? Hindi naman. Siyempre, pantay-pantay naman kami. Iba-iba kami ng pinagdaanan, iba-iba kami ng rason. Pero lahat kami nandito para sa, yun, sa iisang reason din. So, united kami lahat doon. Ikaw dapat, si Jane ang big winner. Yes, siyempre, yes. Kung hindi si Jane, sino? Ooh, tough question. Lahat sila sumagot, ha? So, we? Yes, lahat may sinagot, may pangalan na binanggit. We? Oh, so ikaw? Si Danielle. Bakit? Kasi very sobrang masipag siya, lahat pinakisamahan niya and nagpakatotoo siya dito sa bahay. At sobrang bait na tao. When we come back, magsasama-sama yung last 5 remaining housemates para matitigan nyo, makapag-isip kayo, at lalo pa natin silang makilala. Sa pagbabalik yan ng Aquino and Abunda at PBB.